Sabihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kakaya ay ang lira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kakayakayang lira. Hipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaita. Asan at sa lupa'y kapayapakan, at sa lupa'y kapayapakan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka, maawa ka sa ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan, tanggapin mo ang aming kahilingan.
Ikaw na nalulukluk sa kanalang Ama, makaawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaita. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Corinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak. Kumbaga sa sidlan ay palayok lamang upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabil-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay, nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pamamagitan ng katawang ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pa't habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya at magdadala sa inyo at sa akin, sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat
at magpupuri sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa. Masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila. Anong rikit? Dakila ngang masasabi. Pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon kagalakay di kawasa. Ang nagtatnanim ng may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis, sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yung mga nagsihayong dalay binhit na nanangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim ng may luha ay aaning natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Hinirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo, kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, mababataba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga Hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip,
Ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kakapanibago, ano? Para kung may nakalimutang isuot. Pero pwede na. Pwede na raw eh. Kaya wag na lang isuot. Ilang taon din yun, ano? Tatlo. Kaya pakiramdam ko parang isa lang paa ang aking may sapatos. So, masasanay din ulit. Ano ho? Sa atin pong ebanghelyo, itinuturo sa atin ng mahal na poong Jesus Nazareno ang daan tungo sa kadakilaan, ang pagpapakumbaba. The only way up is down, gaya ng kanyang ginawa. Naparito hindi upang paglingkuran, kundi mag-alay ng buhay para sa ating katubusan. Maaaring ito po ang ikinagalit ng sampung alagad. Hindi ang audacity o yung lakas ng loob ng dalawa na dumiskarte para sa kanilang pag-upo sa kaliwat kanan ni Jesus. Ipinasabi pa sa kanilang ina, ano ho? Uunahan pa sila sa kaliwat kanan ni Jesus. Maaaring ang ikinagalit nila ay ang kaibahan sa ginawa ng dalawa kumpara sa kanilang natutunan. Pare-pareho naman ang aral na sa kanila'y itinuturo. Iisa naman ang kanilang guro. Kumbaga sa English sabi, we're reading the same book, right? Pareho lang naman ating binabasa. Pero bakit iba ang pagkaintindi niyo yata? Diretsyohan naman kung magsalita sa kanila ang mahal na poong Jesus Nazareno. Wala nang mga talitalinghaga. Ang isang halimbawa ng diretsyohang pagsasalita ng senyor sa kanila, o yung tinatawag natin na plain speech, nung sinabi niya na tularan ninyo ang mga bata. Diretsyohan. Walang paligoy-ligoy. Pero bakit parang hindi ito nag-gets ng dalawa? Ano ang nagtulak sa kanilang naisin ang pag-upo sa kaliwat kanan ni Jesus? Hindi po natin alam. Ang alam natin ay magigiting silang mga alagad. Marahil ay kilalang kilala nila ang kanilang sarili at alam nila ang kanilang kayang gawin at ang hindi nila kayang gawin. Kaya tingin siguro nila ay mas may pastoral charity sila sa halip na authority pag ganoon sila kalapit kay Jesus. Masama ba ang kanilang hinangad? Gusto ba nilang lamangan ang iba nilang kasama? Sa tingin ko na may hindi. Ang true humility o yung tunay na pagpapakumbaba, minamahal kong mga kapatid, ay hindi pagpapanggap, kundi pagiging totoo sa sarili. False humility pa nga ang umakto ng kulang sa kayang gawin. Alam mo namang kaya mong gawin, kunyari hindi. Ay hindi, hindi ko kaya. False humility. Kaya ba nga naman ang tawag sa pag-akto ng labis?
sa kaya talagang gawin. Pero hindi po lahat ng pagkilos ng lampas sa sariling kapasidad ay kayabangan. Pag nakikita mo ang kahalagahan sa likod ng iyong gagawin, mag-iipon at mag-iipon ka rin ng sapat na lakas ng loob para kumilos ng labas sa iyong likas o na-acquire na kakayanan. Ang isang halimbawa po nito ay ang mga introverts. Nauupo sila pag nasa kalagitnaan ng karamihang tao, lalo na pagkasama ang mga extroverts. Kaiba sa mga introverts, ang mga extroverts po ay lalo namang na-energize pag nasa crowd. Lalo mong pansinin, lalong ginaganahan. Pero hindi naman pwedeng lagi na lamang nasa loob ng kanilang comfort zone o sa kanilang mga kwarto ang mga introverts. Kailangan din naman nilang lumabas at makipagkapwa-tao. Kaya sa kanilang pag-iisa, mag-iipon sila ng sapat na lakas para lumabas. At pag naupos sila sa labas, babalik sila sa katahimikan ng kanilang silid para mag-recuperate at mag-recharge. Para meron uli silang sapat na lakas na lumabas ulit at umakto lampas sa kanilang natural o na-acquire na kakayanan. Pagkilos ng lampas sa kakayanan, minamahal kong mga kapatid, pagbibigay ng sarili hanggang maubos kaysa kalawangin. Hanggang saan ang kaya mong gawin para sa nakita mo ng kahalagahan sa likod ng iyong gagawin? Ano ang nagbibigay kahulugan sa iyong buhay? Gaano ka ka-willing na ibuhos ang iyong sarili para sa natagpuan mo ng kahulugan ng buhay? O hinahanap mo pa ito? Kung hindi mo pa ito nakikita, sa paghahanap mo'y hindi ka na mag-uumpisa sa wala. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, si Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusulsin ng kanyang lambat upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, manalangin tayo, Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin ng may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga mananampalataya, naway magkaroon ng higit na malalim na paggalang at pagmamahal sa Diyos at iwaksi ang paglapastangan at kawalan ng galang sa pangalan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Ang mga yumao,
naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang iyong bayang itinatag ng mga apostol. Diyos na aming Ama, tulungan nawa kami ng mga panalangin ni San Santiago sa paglalapit naming sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang itong inyong nakayanan na ating inihahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dalisayin mo kami pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng lahat sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon,
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, ni Saint James, at ng lahat ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nasa presensya po tayo ng Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sadyang may kapwa ang sariling dapat hainan ng pagsisilbi at mamangha ligaya'y dadali sa'y pagsakapwa-buhay mo'y inialay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap at tandaan ganyan pagmamahalang unang-unang atas ng kabanalan. Di ba't sadyang may kapwa ang sariling dapat hainan ng pagsisilbi at mamanga ligaya'y dadalisay pagsakapwa buhay mo ay inalay.
Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ng itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay maggawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol Santiago ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni Apostol Santiago. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, hiligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.